bilang Kristiyano, hindi lang theology ang ating iniingatan. Siyempre, kasama din ang ating well-being, ang ating pagiging healthy ng ating katawan. And madalas kami nag-workout ng aking asawa dito sa bahay. And masarap yung pakiramdam na kapag ine-execute mo yung mga program mo every week. And we know na nag-glorify si Lord kapag iniingatan namin ng aming katawan. Now, madalas nagre-regalo sa akin si wifey every Christmas. And ang madalas ko lang response sa kanya is, I love you. wala akong regalo. And but now, I decided to give a gift. And naisip ko, bigyan siya ng Kislek 11 Lady Smart Watch. No, very elegant, useful siya, and modern ang style. At tiyak, mas mag-e-enjoy siya mag-workout. Magiging stay fit pa siya, lalo sa kanyang katawan. Pero hindi natin ito i-unbox. Siyempre dahil couple kami, couple smart watch ang pinili ko. Yan. So ang i-reviewin po natin ay ang Xiaomi Kislek 11 Smart Watch 11. Panoorin natin ang unboxing. First impression ko, mataas ang brightness. Gawa nga ng Ultra AMOLED, which is gamit ng mga high-end phones for their screen. Meron itong 454x454 pixel. Full touchscreen na rin ito, kaya well-functional ang screen. Dahil AMOLED, syempre, very efficient ito. Lalo na kapag nakaset na blank ang wall screen. At kaya nitong mag-save ng 50%. Wow! At tumatagal ito ng 2 hanggang 3 linggo. Depende sa paggamit nito. They are claiming na 330 milliampere and it will last ng 40 days lang naman. Para ma-achieve mo ito, dapat mababa ang brightness at disable mo na din yung mga notifications ng app, which is sa akin very plus points, lalo kapag tulad ko na napakadaming activities every day. Now, punta tayo sa body ng watch. Premium quality ang metal niya. Sobrang solid kaya matibay. Metal, solid, matibay, astig nga. Yung likod ay ceramic at dito makikita ang charging port. Dito din ang sensor for health features ng smartwatch. Yung strap ng watch ay matte black at pakiramdam ko masarap sa balat dahil malambot ang pagkasilikon niya. At mukhang matibay dahil makunat ng strap, kaya mararamdaman mo na on the go ka palagi. Ang kagandahan pa nito ay pwede mo ito palitan at madami nito sa online. Pero syempre,
minimalist ako at tipid. Kaya goods na sa akin to. Ito din ay IP68, which is water resistant sa fresh water sa maximum depth of 1.5 meters at kayang tumagal up to 30 minutes. Protected din ito from dust, dirt, and sand. Kaya hindi mo na kailangan ng extra case or cover. Pero syempre, depende pa rin sa'yo yun kung lalagyan mo. May dalawang button ito at so far, very clickable at responsive. At mukha naman ito na hindi madaling masira. Pasok tayo sa interface ng watch. Kapag nag-connect ka sa mismong app, ay napakadami ng pagpipiliin na watch face. Ako, personally, gusto ko lahat ng details na makikita like time, date, heart rate, calories, and battery life. At most importantly, syempre, gusto ko yung black para makatipid sa battery. Pwede nyo din ito i-customize gamit ang picture nyo. May features ito na tinatawag na always on display na ang function ay lagi naka-display ang oras na parang relo. Matipid ito sa battery dahil ilang pixels lang ang bukas at yung black syempre patay, which is hindi ito gumagamit ng power. Ang galing, di ba? Pwede mo din makontrol ang music ng cellphone mo or tablet mo using the smartwatch. Take note na hindi tumutugtog ang music sa watch ha, dahil wala itong built-in speaker, control lang. May notification feature ito. Kapag may nag-text sa'yo or nag-chat, ay makikita mo ito sa watch. Now, andito na tayo sa pinaka-reason ko kaya ko ito binili, yung health features. Heart rate monitoring. Pwede mo makita 24/7 ang heart rate mo. Pero sa akin, gagamitin ko ito kapag nag-exercise ako or any activities na gagawin ko para matrack ko ang heart rate ko at syempre makapag-conserve din ng battery life. Meron din blood oxygen measure ito na malalaman mo kung kinukulang ka or kinakapos yung oxygen sa katawan mo. May reminder din ito if nasa office ka or kung ano yung work mo na most of the time nakaupo. Magno-notify ito na papatayuin ka at mag-stretch para maunat mo yung likod, balakang o binte para balanse ang pag-upo at pagtayo mo. Marami itong workout modes na magagamit mo to monitor all your details. Now, punta tayo sa pros. Una, very useful to track your health 24/7. Nandito na yung mga basic na kailangan mo. Second, budget smartwatch. Very satisfied na ako sa features considering this price. At syempre, battery life. Very efficient ang battery life at talagang tumatagal. Great companion smartwatch dahil di ka basta-basta iiwanan. Now, sa cons. Sa cons naman, maganda if may square shape din, maliban sa bilog para makita din yung ibang details. At syempre, para din may design na pagpipilian. Walang speaker ang mic kaya di makakapag-sounds gamit ito. At kapag may tumatawag sa'yo, ay di mo rin makakausap dahil hindi siya mic built-in. When changing the watch face naman, minsan nawawala ang connection and it cause of some delay. Kapag nakakonect kasi sa app, minsan nawawala ang connection niya kahit di naman ako lumalayo. So far so good ang nabili namin. Magandang investment ito para pangalagaan namin ang aming katawan. Pero syempre, hindi namin ginagawang idol ang aming katawan na to the point na maging self-centered na kami. Ginawa ko ang vlog na ito to help people, to motivate at to remind people na pangalagaan ng katawan na bigay ng ating Diyos.